Nakapag-isip po ba kayo na tanggapin po ito? Eh, hindi. Opo. Kasi, kapag may kinalaman sa atin, sa paglilingkod natin, mm-hmm. eh, ano mong iyanok mm-hmm. o hikayat, halimbawa, hindi na kailangan pwersahin pa. Yes. Kinakailangan, nagbo-volunteer na tayo eh. Opo. Makatulong man lang. Mm-hmm. Ang, kung magbo-volunteer tayo, siguro, naging duda ko lamang, baka itong panahong ito, wala na yung dating mga talent natin. Baka medyo laos na. Opo. Eh, di po ba kayo nahirapan ka-art nung nagsishooting na po kayo? Siyempre, kahit papano po, di ba, minsan madali tayo mapagod. Ano po yung, saan po kayo medyo? Oo, nandoon na yun. Pero ang malaking naging problema. Kung problema man. Challenges. Eh, opo. Inisip ko, sandali lang siguro to dahil sa nakita kami ng director. Eh, ang director, alam po naman, magaling na director. Guard, sali ka. Opo, sali ka agad. Uh-huh. Yun pala, napakahaba. Kaya kuminsan, sa tagal-tagal mo na sa trabahong ito, minsan nagiging makakalimutin ka na eh. Minsan napapalitan ko yung dialogue eh. Kaya, sa magandang huli, sabi ko, itiwala natin lahat sa direktor. Siya nakakaalam ito, at ang layunin naman, nagkakaisa tayong layunin, maging relevant tayo doon sa ating ginagawang pananampalataya, pagsisilbi sa Diyos, at makatulong sa kapwa, maimbitaan sila na to join the church. Ay, direct, itanong ko lang po, no? Pwede niyo bang i-share sa amin yung role ninyo at paano niyo ito ginampanan, direct? Pagganap sa isang papel, anong role po ninyo doon na card? Eh, isang matanda na nakabwisit. Dahil inuusig niyo po sa isang pataon. Dahil lahat ng pagkakataon negatibo eh. Negatibo. Eh, yung mga bandang huli eh, pati sa akin sarili, nabubwisit na. Ibig sabihin, ganun po kayo ka-effective, hindi po ba? Opo. At gaano naman po kayo, nakarelate, nakarelate mo ba kayo? Kasi pag narinig natin ng ka-art, eh, talagang ang alam natin, napakabait eh. No? May kahirapan, dahil by nature, hindi naman tayo katulad ng role na yun. Ikalawa, yung ating pananampalataya, hindi naman talagang tanggap sa atin yung ugali na ipinortray ko. Uh-huh. Kaya it had to take a lot of acting, but more yung tiwala sa kanya. Uh-huh. Kahit na imposible magagawa natin. Uh-huh. Siguro, kahit na Superman siguro, kaya natin. Siyempre pagsabi Ka-Art kanina. Kasi sabi na pag-usapan namin ni Ka-Art, sa punto po ng buhay ni Ka-Art, di ba siyempre? Hindi na bumabata si Ka-Art, although talagang gwapo si Ka-Art, di ba? Kaya sabi ni Ka-Art, tungkol sa talento eh, paano ba talaga tinatanggap o inaalagaan ang talento? Sabi nyo nga, pagtupad eh. Yung talento, lahat ng tao meron yan. Pero, paano mo ginagamit? Iniugnay mo sa taas nung nagbigay o nagpahiram ng talentong yan. Opo. Kapag ka binigyan ka pagkatasin mo, hindi mo dinidevelop, hindi pinakikinabangan ng kapwa-tao o ng organisasyon na kinabibilangan mo, sayang yung talento. Uh-huh. Kaya naman yun, kung pagtatanim ng gulay ang talento mo, hindi pagbutihin mo pagtatanim ng gulay. Yun, Ayan. At mamaya tatanungin pa natin si Ka-Art. Ano po, babalikan ko si Direk Kai.